At hello ulit sa mga nagagandahan at nagwagwapuhan ko, mga tagapakinig at tagapanood. Mga estudyante, mga guro, mga katropa at mga kaagri, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa communication and extension. At dahil ang extension ay form ng education, kung maaalala ninyo, dapat nating ma-appreciate ano ba ang communication. Ayon kay Miller and Steinberg, as cited by Rose, ang importansya ng komunikasyon ay kagaya ng ating paghinga, ang pagpasok ng hangin sa ating mga baga, sa ating katawan. Ganon kaimportante ang komunikasyon. Ito ang paraan para lumago tayo bilang tao at paraan natin para makisalamuha sa ibang tao. Ang komunikasyon ay basihan ng interaksyon ng tao sa isa't isa. Kailangan ito para maintindihan ang isa't isa, maipabatid ang gusto niyang banggitin o sabihin. Kailangan ng tao ang komunikasyon para makapag-adjust siya sa nagbabagong kapaligiran. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay proseso kung saan ang mensahe ay pinaparating ng source o pinanggagalingan sa pamamagitan ng isang daluyan o channel papunta sa receiver o tumatanggap para ano? Para makaapekto sa kilos o ugali ng tumatanggap ng mensahe. Sabi nga ni Berlo, nakikipagkomunikasyon o nakikipag-usap tayo para makaimpluwensya o makaapekto tayo ng may layunin or intent. Nakikipag-usap tayo kasi may gusto tayong iparating o ipaintindi. We are think. Hello? This is the German Coast Guard. We are thinking. We're thinking. What are you thinking about? Thinking about. Di ba gaya nun, anak ng teteng, ano na lang mangyayari pag meron kang ipinaparating pero hindi mo maipaintindi? So ayan, pag-usapan natin ang mga elements ng komunikasyon. Ang source o pinanggagalingan, ang message o mensahe, receivers yung tumatanggap, channel or yung daluyan, at ang epekto. Sa ibang mga kurso, syempre ibang usapin naman ang komunikasyon sa kanila. Gaya na lang nung sa education or sa mass communication. At dahil nga agricultural extension ang usapin natin, ayan, sa pagkakataong ito, ang source na sinasabi ay yung mga tao o grupo ng tao o mga ahensya o mga institusyon na may pinaparating na ideya o kaalaman. Ayan, yung mga extension workers o mga extension agencies ang nagsisilbing source. Yung message o mensahe naman ay mga ideya o kaalaman na nais ipabatid o iparating, gaya na lang ng mga bagong kasanayan o skills, kaalaman at kahit na bagong attitude o mindset. Kasama dito yung mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at sa kahayupan, mga bagong pamamaraan at mga panibagong pananaw pagdating sa agrikultura. Receivers, syempre ano pa nga ba yan? Syempre sila yung mga tumatanggap ng mensahe, sila ang target ng komunikasyon. Channel, ito yung paraan o daluyan kung saan ang mga mensahe ay naipaparating sa mga receivers. Pwedeng naipapabatid ang mensahe sa pamamagitan ng salita o orally o verbally o sa pamamagitan ng mga print materials o mga naimprintang mga babasahin, kagaya na lang ng leaflets, brochures, magazine, dyaryo, etc. At ngayon nga na panahon na ng social media, naipapaabot ang mensahe, mga kaalaman, mga bagong teknolohiya sa pamamagitan nito sa mga videos, posts, etc. At ito yung importante, anong epekto o yung effect o kapag minessage ka ng kaklase mo, bagsak ka atas extension boy. Bagsak ka atas extension boy. Ano kayang effect? Siyempre, ang gusto ng source, especially in terms of agricultural extension, ay yung magkaroon ng positibong pagbabago yung mga tumanggap ng mensahe ng mga bagong kaalaman at kasanayan at mas magandang pananaw sa buhay. Ito yung resulta ng komunikasyon. So ayan, isummarize lang natin. Source, ayan yung mga research and development institutions, mga leaders, researchers, extensionists, mga local government units at marami pang iba. Anong mensahe? Mga kaalaman at kasanayan, mga package of technologies. Channel, saan ipinapadaloy ang mga mensahe? Sa pamamagitan ng mga meetings, trainings, seminars, farm home visits, demonstrations, field days. Sa pamamagitan din ng print materials, broadcast, ayan, sa radyo, projected visuals, mga presentations, at eto nga, sa pamamagitan ng videos. Sinong mga receivers? Ayan, mga magsasaka, at anong effect?
Siyempre, ninanais na magkaroon ng mas magandang kita, mas magandang ani, at siyempre pagbabago sa kaalaban, kasanayan at sa pananaw sa pagsasaka at sa buhay. At bago ko tapusin, ayan, i-wash out lang natin yung mga legendary lodi natin, Sir Joss, Sir Kibs at Sir Jim, ayan, sa mga kasamahan natin sa CAB-M at sa CTE. Kaalam mo naman, daming nanonood, ano, di ba pwedeng mag-trip lang, ayan, kahit kukunti lang agbuy-buya, aado din yan. At bilang pangwakas, ayan, don't burn your opportunities for a temporary comfort. Kung minsan isinaswap natin yung mga pagkakataon na meron na tayo sa mga bagay na mas madali, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng panandali ang kinhawa dahil ano? Dahil nahihirapan tayo. Madalas, yung mga oportunidad na iyon ang magpapabuti pala sa ating buhay. Kaya sa mga estudyante dyan, huwag ninyong ipagpapalit ang oportunidad na makapag-aral kayo ng libre nang dahil lang sa nahihirapan kayo. Hindi lang tungkol sa inyong pagtatapos o sa diploma iyan. Madalas nga, mas matimbang yung mga pinagdadaan anan ninyo at mga leksyon na natututunan nyo bago nyo maabot ang inyong mga pangarap.